What's up mga boss, welcome back to my YouTube channel and welcome naman sa bago nating video mga boss no. So this video mga boss, i-share ko lang sa inyo mga boss no kung paano ko to siya inayos tong kusina ko na hindi na gumagana. Kasi mayroon tayong isang subscriber na nagtanong kung paano ba ayusin yung busina niya. So yung busina niya mga boss, so tulad rin dito sa akin mga boss no, na dalawa high and low. So yung isa daw mga boss hindi na gumagana. So since na experience ko na yan mga boss na yung busina ko na hindi na gumagana. So ganito yung ginawa ko mga boss no. So bago lahat mga boss, please subscribe this video mga boss and don't forget to click the bell button para ma-update kapag may bago naman tayong upload na video mga boss no. So let's go. So ganito lang yung gawin natin mga boss no. So mag-ready lang tayo ng 12 volts battery. So dito lang tayo sa battery mag-testing mga boss no. Kasi pag sa motor tayo mga boss, medyo mahirap. At saka matagalan pa tayo. So dito mga boss, testing natin kung gagana ba to siya talaga or hindi na. Yan. So try natin siya mga boss no. Kasi dito mga boss, akala ko hindi na siya maayos. So napag-isipan ko mga boss na palitan na lang ng bago. So yan, pinagtiyagaan ko mga boss na maayos siya. So ganito yung ginawa ko mga boss. So yan, i-try natin na gagana pa ba siya o hindi na. So yan siya, hindi na gumagana. Yan. Hindi na talaga siya gumagana mga boss, no. So ang gawin natin dito mga boss, dito itong adjuster niya mga boss. So kahit anong ikot niya mga boss, no. Kahit anong ikot natin dyan mga boss, kasi yan yung adjustan ng busina. Kahit anong ikot ko dyan mga boss, akala ko gagana siya, hindi, wala siyang power, hindi siya gagana talaga mga boss no. Wala siyang reaction man lang. So ang gawin natin dito mga boss, so tanggalin natin to lahat, tanggalin natin tong ano na to, yung adjuster na to, tanggalin natin. So ayan siya mga boss para maliwanag. So dito mga boss, ito ang adjuster niya mga boss no. So ang gawin natin dito, tanggalin natin to lahat mga boss no. So don't worry mga boss na masira, para malaman natin siya mga boss no kung gagana pa ba siya or hindi na. So tanggalin natin yan lahat. Tapos itry natin ulit mga boss no. So kung magkaroon ba siya ng reaction, kung kahit tumunog man siya ng kahit konti lang, kahit mahina. So pakiramdam natin kung medyo mahina siya mga boss, kahit mahina lang. So ibig sabihin nun mga boss, so okay pa, pwede pa natin to maayos. Yan siya mga boss. Pakinggan natin kung mayroon pa ba siyang kunting tunog. Yan. Yan siya mga boss. Yan. So tumutunog siya mga boss. So ang ibig sabihin nun mga boss, so pwede pa natin to maayos. So pag ganyan mga boss, so tinanggal niyo na lahat yung adjuster niya. Pag tinanggal niyo yon, tapos pag itest niyo, pag itest ninyo, hindi walang tunog, kahit walang reaction sa busina. So ibig sabihin nun, so sira na siya mga boss no. Kailangan na palitan. Pero dito mga boss, mayroon siyang kunting tunog kahit mahina. So pwede na natin to siya maayos. So okay siya mga boss. So mayroon siyang tunog. So ibalik natin to siya. So ganito lang kasimple mga boss no, para madali natin siyang i-troubleshoot tong busina na to. So wag nyo munang ibalik masyado yung adjuster niya mga boss no, para hindi tayo mahirapan, para madali natin siya mahanap yung tunog niya. So itest natin mga boss. Yan. So yan, kahit pag ganyan pa rin siya mga boss no, so wag natin biglaing ikot mga boss no. So dandahan lang natin yung ikot, kunting ikot lang, tas test yan hanggang mahanap natin yung tunog niya. Yan siya mga boss. So ikot, kunting ikot, tas testing. Yan. So tumunog na siya mga boss. So
So ang gawin naman natin dito mga boss no is hanapin natin yung magandang tunog niya. So ganyan lang siyang kadali mga boss no. So hanapin lang natin yung magandang tunog niya. Depende na sa inyo kung anong gusto niyong tunog sa busina niya. So yung medyo maganda na yung tunog niya, yung linaw na yung tunog niya. Yan na siya mga boss, nahanap na natin yung magandang tunog ng busina natin. So ang next naman gawin natin mga boss, higpitan na natin tong tornilyo na to. Yung nut ng adjuster, so higpitan natin ng higpit. Dapat mahigpit mga boss no, kasi yung busina is nagbabibrate siya para hindi na gumagalaw yung at adjuster niya. So ganyan lang siya kadali mga boss no. Yan. So kung mayroon kayong tulad nito na busina mga boss na yung isa gumagana, yung isa hindi. So ganito lang yung gawin yung mga boss no. So hanggang dito na lang yung video natin mga boss. So kung may katanungan lang kayo mga boss, comment lang sa comment section and don't forget to subscribe this video mga boss no. And don't forget to click the bell button para ma-update ka pag may bago naman tayong upload na video. So thank you and ride safe.